Nathaniel, bakit? Abi, mukhang may mission na naman ako. Nathaniel, parang gusto nilang sundan mo sila. Paano yan? Sige na, ako nang bahala kay nanay. Sigurado ka? Oo, sige na, mission mo yan eh. Mahalaga yan. Sige, balik ako kagad. Salamat, Abi. Mag-ingat ka, ha? Song na to, memorize mo to. Sige na. Actually, alam mo muna na ako, ha? Ha? Naantok na ako, eh. Kaya nga tayo lumabas para mag-celebrate, diba? Uy, guys, ano? Yeah. Ang aga pa. Tsaka huwag mo kaming iiwan. Pasensya na kayo. Pero, una na ako. Uy, kailangan ikaw na bahala sa bigla. Pag-insa-misa lang to. Enjoy na lang. Babawi na lang ako next time. Uy! Sorry. Rich, huwag mo kaming iiwan. Sir Paul, malaki yung mawawala sa kumpanya natin pag hindi nag-renew yung Buena Vista Restaurant. Hindi ko sila nagsabi, pero sa tingin ko, may iba na silang kinukunan ng process meat eh. Sir Paul, excuse lang po. Narinig niyo po ba yung sinasabi ko sa inyo? Yes. Buena Vista Restaurant, diba? Opo. Okay. Aaron, please call Mr. Benefista for me and tell him I want to talk to him, okay? Yes, sir. Sabihin mo agad sa akin kapag may schedule na. Okay po. Ano pa ba? Ay, oo nga pala, sir. Si Attorney Amante, medyo makulit ho kasi. Karina na pa-text ng text sa akin, eh. Please make an excuse for me. Kung sino mag-dinner kami to celebrate. Sir Paul, ayoko sana manghimasok pero... Hindi po ba kayo masaya? Ibig ko pong sabihin, eh... Siyempre, kakapanalo nyo lang doon sa kaso ninyo with Attorney Amante. Parang malungkot po kayo, eh. Alam mo, Aaron, may mga bagay na matagal mong hinihintay. Nakakala ko, mapapasaya ka pag nandyan na. Pero nung dumating na, realize mo na may mga bagay na importante para sa'yo pag wala na. Sandali, mga alitap-tap! Nandyan na ako! Sandali lang! Rich, wait! Uy, sandali lang! Ba't ka ba nagkakaganyan? Hala ko ba magse-celebrate tayo? Si Nanay Rachel! Uy, huwag mo sabihin sa akin na may sakit ka kasi pareho naman tayong doktor. Alam ko may kinalaman to dun sa natanggap mong desisyon sa korte. Tama ba ako, friend? Akala ko magiging masaya na ako kapag napawalang bisa yung kasal namin ni Paul. Akala ko gagaan na yung loob ko kasi sa wakas wala na akong problema. Hindi na nila ako magugulo. Pero hindi yun yung nararamdaman ko ngayon. Anong nararamdaman mo? Nararamdaman mo ba na na-realize mo na may feelings ka pa sa ex mo? Kaya ganun? Sir, nagsisisi po ba kayo na hiwalay na kayo ng ex-wife niyo? Wala na akong magagawa eh. Tsaka, doon din naman ang punta nun. Ganun talaga. May mga taong naging parte ng buhay mo. Kahit matagal kayo, hindi nagsasama. Hindi nakikita. Pero alam niyo, konektado pa rin kayo. Ewan ko. Hindi ko ma-explain eh. Pero aaminin ko. Paisip ako sa dati namin, pamilya. Kung paano kami, kung gaano kami kasaya. Kahit na marami kaming pagsubok, kaya naming lagpasan yun ni Paul para sa anak namin. Para kay Nathaniel. Pero kapag naputol na yung connection na yun, parang may nawala din sa'yo na hindi mo na mababalikan. Am I making sense? Opo. Sir po, naiintindihan ko po kayo.
Ay, wag na ho kayo mag-alala. Ako na ho bahala kay Attorney Amante. Anna, thank you. Please do that. And itong pinag-usapan natin ngayon, sana atin natin lang. Opo. Hindi ko makakalabas, Sir Paul. Salamat. Bye. Buhay pa rin si Nathaniel ngayon. Siguro, saya namin, no? Sigurado ako, kumpleto pa rin kami hanggang ngayon. Shit, huwag mo nang isipin yun. Sige na. Tama ka. Dapat hindi ko na muna isipin yun. Kasi hindi naman na mangyayari yun ulit, di ba? Kasi patay na yung anak namin. Kasi hiwalay na kami ni Paul. Kasi sira na yung pamilya namin. At ako? Mag-isa na lang ako. Wait, yung ka na. Tama na. Sandali lang, ah. Kailangan ko malaman kung bakit umiyak si Nanay Rachel. Hindi ba pwede? Pasensya na po, Nanay Rachel, ha? Kailangan kong unahin yung mission ko, eh. Nakita mo naman, di ba, sila sumakay? Ano magagawa ko? Bihira ka naman, pare! Ay, sir, sasakay po kayo? Payag ka bang ginugulang ang kanyang pangyan? Huwag mong palampasin yan. Pakita mong hindi ka duwag. Pare, magpapasagasa ka ba? Pare! Nasaan ka na, anghel ng lagi sa krono? Magkakagulo na. Magpakita ka na, anghel! Wala ka! Magpakita ka! Panginoon, kailangan ko po silang matulungan. Totoo nga ang sinasabi mo na apektado si Paul sa pagpapawalang bisa ng kasal niya sa ex niya. Eh di dapat mas agresibo ako ngayon. Dapat kumbinsihin ko si Paul na magpakasal na, di ba? Gusto na biyan na kita. Masasakal siya sa'yo. Kapag pipilitan mo yung gusto mo at kukulitin mo siya, eh, lalo lang yung lalayo sa'yo. Lalo lang yung babalik sa ex niya. Eh di anong gusto mong gawin ko? Ha? Kuya? Manahimik lang habang bumalik na yung feelings ng boyfriend ko para sa ex niya? Ganun ba? Huwag mo akong sinisigawan. Nag-uusap tayo dito kung anong susunod na gagawin natin. Kung paano kayo hindi iiwan ng peking boyfriend mo, kaya huwag mo akong tatakasan ng boses, Martha. I have to disagree with you on this one. Kilala ko si Paul, kaya alam ko kung anong dapat gawin. I know how to play around with his feelings. Alam ko. Alam mo kung nakatakot ko? Eh baka di mo nakilala ang sarili mo. Baka mas napapaikot ka pa na nararamdaman mo sa kanya at inuhuli mo pamilya natin. For the record, hindi ako in love kay Paul, if that's what you're implying. Then prove it, Martha. Stop acting like a jealous girlfriend na gusto pagsigawan sa buong mundo na shota mo si Paul Laksamana. Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Hindi ko rin maintindihan, sir, eh. Mabuti na lang, hindi nangyari yung dapat mangyari. Kung hindi, magsisisihan namin ito. Tsaka dapat hindi ako pala ako nagpadala sa init ng ulo. Ako din, sir.
kung dapat inaway itong kumpare ko. Buti na lang, nahimasmasan kami kagad. Ang pinagtataka ko lang, bakit naging dyaryo yung tubong pinapalo niyo sa isa't isa? Ito rin may paliwanag, sir. Eh. Siguro, iniligtas kami ng anghel. Anghel? Kumusta yung mission mo, Nathaniel? Ayos lang, Abby. Napigilan ko yung dalawang lalaki. Ang galing mo talaga. Eh, pero... bakit mukhang malungkot ka? Naisip ko lang si Nanay Rachel. Nakita ko kasi siya kanina. Parang may problema. Problema? Eh, ano namang problema niya? Eh, hindi ko siya nakausap eh. Kinailangan kong unahin yung mission ko. Pero alam mo, Abby, tingin ko may kinalaman yung problema sa pag-iiwalay nila ni Sir Paul. Paul! Paul, look! Ha? Huh? What's wrong? Look. Ito yung... Yes. Yan ang medallion na binigay ko sa kapatid mo. Yan yung suot niya na nagkasunog. Sa Manila, 16 years ago? Yes. Paul. Ang tagal na. Ngayon ko lang ulit nakita ito. Paul. Paul, look. Wala siyang bakas ng sunog. Look. Wala. Ano nangyari ito? Kano yung nakarating dito? I don't know. Hindi ko alam. Wala akong explanation. Pero ibig sabihin lang nun, anak, kung hindi ito nasunog, ibig sabihin, hindi na namatay ang kapatid mo. Buhay si Mary. Ma, relax, okay? Listen. Listen, Ma. Malabay yung sinasabi niyo. Paul, it may seem impossible, but hindi. Kasi look, how impossible was it for me to get this back? Sir Paul, I think ABN has a point. Eh kasi diba sa dinami-dami naman ng mga napadaang tao doon eh. Tapos kami mismo yung nakakuha niyang medalyon. So ibig sabihin, may senyales na buhay si Mary. Okay? Relax. Umupo ka muna. Umupo ka muna. Ma, listen to me. Hindi natin pwedeng isipin na buhay ang kapatid ko. Hindi niyo ba naalala? Ma, inilibing natin siya. Paano kung nagkamali nga tayo? Don't you remember? Paul, nung pinakita sa atin yung remains, we couldn't even identify anymore kung ano yung pinakita sa atin ng polis. Sandali lang, ma'am. Pinapakinggan niyo pa yung sarili niyo. Kung hindi si Mary yun, sino yung inilipin natin? I don't know. Ewan ko. Hindi ko alam. Kailangan masigurado natin. So, hukayin natin yung katawan ng kapatid mo. And pa-DNA test natin. And malay mo, kung buhay nga si Mary. Ma, let's not jump into conclusions. Maraming mga ibang logical explanations kung paano nakarating sa'yo yung medalyon na yan. Malay mo, baka kinuha kay Mary yan. Tapos kung saan napunta, and after all these years, nabalik sa'yo. Call it a mother's instinct. Pero nararamdaman ko, Paul, buhay ang kapatid mo. Nararamdaman ko yun. Ate Ana, hindi pa po kayo matutulog? Ay, tatapusin ko lang ito, Nathaniel. Tapos matutulog na ako. Sige po. Good night, ate. Good night. Sige po. Joshua, kamusta? Oks lang. Kau? Okay lang din.
May nakuha kang impormasyon tungkol sa medallion ko? Wala pa eh. Di pa ako nakakaalis. Sorry. Okay lang. Bukas maaga uwi ko. Pwede tayo pumunta sa lapas? Baka may alam dun tungkol sa medallion ko. Kung okay ka. Ye. Yeah. Kita tayo. Sumahan kita. Sige, text na lang kita bukas. Okay. Uy, huwag mo kalimutan dalhin yung medallion ko, ha? Yeah. Good night. Good night. Salamat ah. Kaibigan ka talaga. Patay ka, Joshua! Dapat mahanap mo yung medallion bukas bago maghapon eh. Meron akong ganyang balita nung dati pa, nung araw. Di ba merong mag-asawa kasama ni anak nila tapos yung anak naligaw sa gubat. Eh, tapos, di ba, yung sabi ng polis, eh, hindi na raw mahanap yun. Imposible na, baka raw patay na. Pagkatapos ng mahabang panahon, eh, yun, di ba, may nakapulo, tapos inampon. Malay yun, ganun yung nangyari kay Mary. Narcy, kung hindi ka tatahimik dyan, pwede ba iwan mo kami ng nanay ko? Ayun nga po, sasagalan ko. Kung tama ang kutub ko po, buhay ang kapatid mo. We have to find her. Okay, Ma. Naiintindihan kita. Pero huwag mo natin i-set up mga sarili natin na baka sa huli masasaktan lang tayo. Ang akin lang, alamin muna natin. Hanapin muna natin kung kanino galing yan. At kapag nahanap natin siya, siya yung makakasagot sa mga tanong natin. Dito lang yun eh. Alam mo, tingin ko dito ko lang yung nalaglag eh. Parang dito nahulog yun eh. Kulit nga, wala nga dito eh. Hindi pwede. Tignan mo dyan, maghanap ka nga. Sige na. Hindi ako naghahanap eh. Hindi pwede. Ano ba yan? Alam mo, dun tayo. Baka gumulong dun, bro. Tara, oh, sige, tara, tara. Bilisan ninyo ha, guys. Okay? So, dito ko yun na banda na pulot, no? Kaya dito tayo po pwesto. Okay? Pakibaba na yung mga gamit dito. Pakipwesto na. Ha? I'm sure dito rin babalik yung nakahulog noon ng medalyon, ano? Baka isa sa inyo ipwesto rito ni ADL, ha? Habang nagbabanta... Ay! Ayan na! Naku, ABL, napakaganda ng naisip nyo, ha, na mag-iwan tayo ng isang tao rito para magbantay kung sakaling madaan dito yung nakahulog ng medalyon. I know, Narcy. Kaya nga ikaw lang ang pwede kong pagkatiwalaan na gumawa nito. Po? Ako po ang iiwanan yung magbabantay dito, ABL? Yes, Narcy. Oh, eh, gaano naman po katagal ako maghihintay dito? As long as it takes. Ha? Eh... Parang haba-haba naman po ng oras na yun. Konting sakripisyo, Narcy. Lahat tayo may kailangan gawin para mahanap ang pari ng medalyon. Maghahanap lang kami doon, ha? Eh, ABL, kasi ano... Alam ko na kung anong concern mo, Narcy. Ay, salamat. Kung inaintindi... Padadalhan kita ng pagkain dito. Ha? Sino kasi... Sin...
Ana, huwag ka sana magalit sa akin, ha? Meron akong gustong sabihin sa'yo. Yung tungkol sa medallion mo. Nawala ako siya, eh. Sorry, ta... Aray! Nawala! Yun yung sasabihin niya sa'yo. Kasi sobrang palpak na ginagawa mo, Brad. Alam mo, pare, hindi mo makukuha yung reaction na gusto mo. Kahit practice ka ng practice dyan, hanggat wala siya dito, hindi mo naman makikita yun, eh. Yun na nga yun, bro, eh. Kinakabalang ako, okay? Okay, sige, palpak ako, alam ko na yun. Pero paghingi pa naman ng tawad, palpak pa din ako. Gets mo ba? Pero pare, feeling ko naman maintindihan ka naman niya. Sana. Diba? Eh, pero ito, hinahanap naman natin hinahanap. Pero wala talaga, eh. Eh, yun na nga. Kaya kailangan ko mag-practice, eh. Kung paano sabihin sa kanya yung totoo. Tulungan mo naman ako. Ano ba sasabihin? Ano ba pwede kong sabihin kasi? Ikaw naman kasi. Bakit hindi mo sinabi yung totoo nung tinext ka niya kahapon? Nataranta nga kasi ako, eh. Kaya kailangan ko mag-practice kung paano ko sasabihin kay Hannah na nawala ko yung medallion niya. Hala, Kuya Joshua! Nawala mo yung medallion ni Ate Hannah? Hana, sorry na. Please, kausapin mo na ako. Sige na. Hana. Ate Hana! May hingi ng tawad sa'yo si Kuya Joshua. Di niyo po ba siya kakausapin? Ano pa bang gusto mong sabihin ko sa kanya, Nathaniel? Wala na eh. Winala niya yung kaisa-isang bagay na meron ako tungkol sa nakaraan ko. Tungkol sa mga magulang ko. Sabi niya, iingatan niya raw. Pero anong ginawa niya? Winala niya. Kuya Joshua naman kasi, ba't hindi niya po iningatan? Kaya alam niyo naman pong importante kay Ate Hana yun. Ninaamin ko, Nathaniel. Sobrang mali ako dun. Pero sabihin mo naman kay Ate Hana mo. Hindi ko naman sinasadya yung nangyari. Tsaka Hana, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko yun. Hindi ako titigil kasi ko nakikita yun. Sorry na. Baba tayo. Samahan mo ko hanapin natin. Sige na, sige na. Kuya Joshua, nahanapin niya yung medallion niyo. Parang tapat naman po siya sa sinasabi niya. Tapat? Paano siya magiging tapat? Eh, nagsinungaling kaya siya sa akin. Magka-text kami kagabi, pero wala siyang sinabi tungkol sa nawawala akong medallion. Hindi mo pagsisinungaling yun? Hana, kasi akala ko magagawa ko pa ng paraan na makita bago mo malaman na nawala ako, eh. Sorry talaga, patawarin mo na ako. Sorry talaga. Ate Hana, hindi niyo po ba mapapatawad si Kuya Joshua? Sorry, Nathaniel. Kung ikaw kaya nasa lugar ko, sa tingin mo mapapatawad kita? Diyan ka na nga, bahala ka sa buhay mo. Hana! Kuya Joshua, hayaan mo na muna si Ate Hana. Kilala ko yan. Wawala din ang galit yan. Kuya Joshua, hayaan niyo na po si Ate Hana. Susubukan ko po siyang kausapin ulit. Sige po. Sige, salamat ah.